Puntahan natin yung main topic talaga natin. I understand, opo, nag-issue na rin kayo, opo, ng subpoena kay Pastor Apollo, yes, Kibuloy, Congressman. Yes, the subpoena was issued yesterday, but that was on a motion around 10 days ago of the vice chair of the committee, no, si Congressman Johnny Pimentel, wherein he requested the physical presence of Apollo Kibuloy because of the inability of the lawyers to answer some questions. No? Parang they always skirting the issue, hindi na siya diretso yung sagot. So, gusto ko once and for all. And he invited Apollo Kibuloy 2 or 3 times in the past. No? Opo. And he would not appear and always would appear, say that he's here or he's not well or he's abroad. He's not, he cannot be physical presence. So, his subpoena was issued on a motion 10 days ago. No? So, ano pong basis, Atong? Siya bang may-ari nung SMNI? Well, sabi niya hindi daw sila may-ari. Oo nga. That's what he's saying now. Because nga of the confusion in the documents. You know, he submitted, you know, ang mga franchisees, they would submit documents, no, in Congress, repertorial documents every year, no. And in the documents that he submitted in Congress is different from the documents he submitted from SEC to SEC, no? Every year, etcetera. So those are the things that we're going to question. Why did they submit separate documents, and why are they different, and who is the real owner? Because now they're saying that he is not the owner of SMNI. Opo, opo. So, ito, na-serve na po ba? At na-locate na po ba natin kung nandito po siya sa Pilipinas? Well, that's also, I think that can also be one of their claims, no? If he does not appear on March 12. That's why we decided to space it out, no? A little bit, kasi gusto namin para to give him ample time to prepare and to give him time. Huwag naman sabihin na binadali siyang umapir sa Kongreso. Kung marami po siyang dahilan kung bakit siya hindi makapunta ng Senado, mayroon bang pagkakataon na ang kamara, pwede bang mag-bend ang kamara at ang kamara ang pumunta doon sa kanyang kaharian doon? Hindi naman ho pwede yan. Opo. Oo nga. Kasi kung... Wala akong we cannot give him special privileges. Bakit ko naman kami ang pupunta ron? Correct. Eh, ang dami ho namin. Oo. Ang dami resource persons. Oo. Eh, siya isang katawan lang. So ano ang testimonya na gusto niyong makuha? Anong testimonya ang gustong makuha ninyo sa kanya? Ano bang pwede niyang sabihin na hindi pa nasabi diyan sa hearing? Kasi for sure 'yun ang sasabihin ng kampo niya. Ba't niyo pa kailangan si Pastor Apollo Kibuloy? Ang dami-dami niyang resource person diyan. Eh, problema nga, hindi mo sinasabi ng hindi klaro ang kanilang mga statements at hindi mo sila mismo nagsasabi po ng totoo. Sila mismo may conflicto ng sinasabi. So, gusto ko namin, the questions like, who owns it? One, because the documents still show that he owns it. Majority is still his. Correct. Okay. So, may mga nagpapakita na hindi, pero kami, pag mag-trace back, pag if you connect the dots, makikita mo that he still has a hand. Saka, let's face it, he's the founder, no? Yeah. Of SMNI. So kung hindi po siya sumipot sa March... And there is no SMNI without Pastor Kibuloy. Tama. Kung hindi siya sumipot sa March 12, ano mangyayari? Well, magkakaroon ng contempt order yan. At pwede po siyang... that will depend on the committee, but you know, pwede po siya pa-aresto in case hindi po siya mag-attend. Pag inaresto, i-detain dyan sa batasan. Well, to appear before the committee, not necessarily detention.